kung ugali nga niya ay hindi naman ganun kaganda, eh kung magsama man kayo dyan, eh panandalian lang yan. Bakit? Ipagpalit ka rin yan, lalo na pag hindi kontento sa isa. Piliin niyo yung lalaking mabait, mahal ka, tanggap ka kung sino ka, at alam mong hirap yan pag nawala ka. Hello mga best, welcome back again sa ring channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Sa mga patuloy na nanonood at nag-share ng inyong ideas and comments, maraming salamat sa inyong mga best. Bago ang lahat, sana okay lang kayo dyan mga best. And sana huwag kayong mag-atubiling i-share ng ating mga videos para mas marami tayong mabigyan ng mga ganitong ideas. Maraming salamat sa inyong mga best. And today's video, magbasa ako sa isa sa nag-comment dito. Shoutout sa iyo best, para to sa iyo at sa mga makaka-relate nito. Dear Ate Sally, good afternoon po. May exclusive dating po ba dyan sa Europe? Nahanaginip po kasi ako. Taga dyan yung pakakasalan ko. Nakita ko po siya sa dream. Matangkad siya. Pinkish yung balat niya. At wavy po ang hair. Pero di ko nakita ang mukha. May ganun. Maraming salamat sa iba. So wavy ang hair. Nakita ko yung buhok kong buhaghag. Mayroon pa. So, ang panaginip mo, best, I think, una sa lahat, siguro talagang affirm ang iniisip mo. Kasi minsan, kung ano yung panaginip natin, nababase yun minsan sa kung anong iniisip natin. So, may, anong pakalamatar? So, yung sabi mo dito, may exclusive dating po ba dyan sa Europe? Wala akong idea, best. Hindi ko kasi na-search yan. Pero, pagdating naman kung sumali ka sa mga dating site, yun ang pinaka-advice ko sa iyo, best. Sumali ka sa mga dating site na proven na na marami nang nagtagumpay. Isa yan. So, hindi ka lang exclusively yung sa Europe. Kasi sa dating site, nandyan lahat ang mga foreigners, mga AFAM na galing sa iba't ibang bansa na sumali dyan. So, yan na yung isa sa rules mo. Yan ba yung gusto mo, best, na taga dito siya sa Europe? So, yan na yung isa sa number one rule mo dyan. So, pag sumali ka sa mga dating site, yan ang isipin mo, he should be from Europe. So, kahit saang banda dito sa Europe, basta taga-Europe siya. So, isa na dyan sa Christian Filipina dating site na meron akong description box sa mga video ko, best. I-click mo yan, baka nandyan yung taga-Europe na inisip mo, na napaniginipan mo. So, sabi mo, nakikita ko kasi siya sa dream ko. Siya na yung, taga dyan yung pakakasalan ko. So, at ano siya, matangkad siya, pinkish yung balat niya, at wavy yung hair, mahangin sa labas din, ganun pa. So, ganun talaga ang nasa isip mo, best. Nag-imagine ka na, ganito ang mapapangasawa ko, taga Europe siya, pinkish yung balat niya, wavy yung hair niya, siya yung pakakasalan ko, taga dyan siya. So, bali isa na yung, isa yan sa guide mo, best. Na yan ang basehan mo sa pagsali mo sa dating site. So, pagsali nyo kasi sa dating site, marami kayong foreigners na mamimit na taga iba-ibang bansa yan. So, since na naginip ka ng ganyan, yan ang guide mo na kung sino yung kausapin mo, kailangan taga Europe siya. So, kahit saang banda dito sa Europe, malaki ang Europe, best. Kung kahit saang banda sa Europe, basta taga Europe siya, o kung taga, ano siya, taga Nepal or taga ibang bansa, hindi Europe, eh, wag mo nang pansinin yan kung hindi mo type yon. Kung yan talaga ang focus mo, na taga Europe siya. Kasi meron at meron ka talagang mamit dyan na taga Europe. Kasi ganun talaga ang pagsali sa dating site. Lahat ng mga AFAM sa iba't ibang bansa, sasali dyan. So, kung yan ang gusto mo ay taga Europe, yan ang basihan mo, yan ang sundan mo. Try mo, baka maging effective siya. Pero ang payo ko sa inyo, best, yung nagsisearch ako, meron akong basihan din. Na ganyan, ganito siya, matangos yung ilong niya. Gusto ko yung butas ng ilong niya, hindi ganun kalaki. Kasi natakot ako nung may nakita ako in real life na foreigner siya. Ang laki ng ilong niya, best. Parang iniisip ko talaga, pag tinignan ko, ano ba yun? Parang kasya ako sa ilong niya.
Ganun, yun ang inisip ko, ayoko niyan. So, parang ekes na sa akin yung ganun, sobrang laki ng ilong. Gusto ko yung matangos na ilong na medyo maliit naman yung butas. So, isa na yan sa pinag-ano ko, basihan ko. Tapos, gusto ko yung maputi yung kulay niya, maputi yung balat niya. Isa na yan sa gusto ko. So, pag mga medyo ma-brown o anong kulay dyan sa dating site, hindi ko sila pinapansin kasi hindi yan yung basihan ko. So, gusto ko yung may plano sa buhay, ganito magsalita. Yan yung basihan ko. At hindi ako nag-give up hanggat hindi ko siya natagpuan. Pero kung kayo yung tipong, I don't care from which country siya. I don't care kung anong kulay niya. I don't care kung ilang taon siya. Basta mahal niya ako. Tanggap niya ako kung sino ako. At magkasundo kami. Kung ikaw yung ganyang tipong tao, ay malawak ang chances talaga dyan na makatagpo ka talaga dyan. Kasi meron at meron talaga yan. Kasi sa mga tulad ng ako, yung pagsisearch ko, ay pag ang kulay mo ay hindi puti, ay out ka na. Kasi hindi yan basihan ko. Yun yung ako, best. Magrespetuhan tayo ng mga gusto natin kasi magkakaiba naman tayo ng gusto. Prinsipyo, magkapatid nga, hindi pareha, best. Ganun factor. May ginern. So, yan yung advice ko sa iyo, best. Pagdating sa sinabi mo exclusively, ganun yung advice ko sa'yo, piliin mo yung taga-Europe talaga. Exclusive Europe firm ang papansinin mo sa mga dating site na salihan mo. And advice ko din sa inyo, don't focus just on that color, just on outside part. Kasi hindi yan, ano best, hindi yan maging solution if ever kompleto na siya sa ganyan. Pero ang loob niya, ang ugali niya, ay nako, mahirap yun, best. Focus pa rin kayo sa, kahit hindi naman siya ganun ka-perfect dun sa outside part, pero yung ugali niya is the best. May kaibigan akong ganyan, kasabayan ko, way back 12 years ago. 12 years or more than 12 years ago, kasabayan ko siya. Ang afam niya is talagang dream afam niya. Ang gwapo talaga ng afam niya, best. Kung pagdating sa kagwapuhan, panalo yung afam niya. Ang gwapo talaga ng afam. Ay talagang pumunta sa Pinas. Pinakasalan siya, best. Ang nangyari doon, siyempre pagkasal na kayo diyan sa Pinas, hindi ka naman madala agad kasi kailangan pang i-process yung documents mo. Inauna na si Afam bumalik doon sa country niya. Si girl na iwan sa Pinas, i-process mo na yung mga documents niya. Ang nangyari, si Afam nagkabalikan sila ng ex niya before niya na-meet si kababayan nating Pinay. Meron na siyang ex noon. Nagkabalikan sila. Anong nangyari? Di parang walang masyadong time na dun sa asawa niyang Pilipina. Ngayon, bakit ko alam yan? Kasi kaibigan ko silang dalawa sa Facebook din. Before, long time ago na. So, ang nangyari dyan, yung lalaki na parang pina-follow ko yung life din niya, at life ng kaibigan ko, silang dalawa yon. Ang nangyari, wala na silang mga picture together sa mga Facebook nila. Anong nangyari? Tapos din si Afam, nagkabalikan sila ng ano niya, yung girlfriend niya before. Hindi rin nagtagal, naghiwalay din sila. So ang nangyari ni Afam, meron na naman siyang iba. And I think Filipina din yung babae niya. Ang hirap naman ng ganon. Kaya focus kayo sa attitude din, kahit paano. You have to learn to accept na nobody's perfect. You have to focus kung halimbawa, yan na yung laking gustong-gusto mo. Siyempre, pag-aralan mo pa rin yung attitude niyan, best. Attitude last. Yung halimbawa, yung ugali nga niya ay hindi naman ganun kaganda. Kung magsama man kayo dyan, panandalian lang yan. Bakit? Ipagpalit ka rin yan. Lalo na pag hindi kontento sa isa. Piliin niyo yung lalaking mabait, mahal ka, tanggap ka kung sino ka, at alam mong hirap yan pag nawala ka. So, ibig sabihin, seryoso yan sa'yo. Ikaw lang at walang iba. Meron at merong lalaking ganun. So, hanapin nyo yun, best. Advice ko lang yun sa inyo. Siyempre, ganun yung ano nyo, basihan nyo na ganito ang lalaki. Dapat isama nyo na rin ang attitude dyan. Ang attitude ang pinaka-importante, best. Kasi anhin naman yung nandyan na yung ganyan, perfect na yung face niya, ganun. Attitude niya, hindi. So, yan na yung advice ko sa iyo, best, na nag-send sa atin ng comments dyan. Follow what you see in your dreams. Yan na yung isa sa basihan mo. Pero mag-focus ka din sa attitude ng lalaking mamimit mo. Kasi yung ugali kasi naglalast yan. At kung sinong afam pinili nyo ngayon, kung anong ugali niyan, dyan nakabase ang kinabukasan ninyo. Pag yan ang piliin ninyo. Kung pakasalan kayo ng afam na napili ninyo. Tandaan nyo yung mga afam nyo na nakausap nyo ngayon. Hanggat hindi nyo pa asawa yan, hindi nyo pa pag-aari yan. Tandaan nyo yan.
Kaya ang iba dyan, hirap na hirap makapag-move on. Bakit? Kasi binigay na lahat yung totoong pagmamahal, time and effort sa afam. Tandaan mo ba, yung afam na yan ay malaya pa yan. Kaya anytime, pwede yung makahanap ng mas okay sa'yo. Mas makahanap siya ng kung saan siya mas masaya. Nakahanap siya ng kunting pagkakamali mo. Nagagawin niyang dahilan para ipagpalit ka. Ang sakit nun, best. Pero ganun talaga ang buhay. Maiwasan niyo lang yon. Pag ang prinsipyo or talagang isip niyo, kung siya ay siya, pag hindi, bahala siya sa buhay niya. Buho siyang utot. Ganun factor. So, ganun ang advice ko sa inyo. Just enjoy your life and pray. Whatever you want in your life, no matter how difficult or impossible it is, as long as God is in that prayer, as long as God is with you, talagang walang imposible sa Diyos, best. Makakamit mo yan. Bisag unsa pa ka imposible na. Ganun, Bisaya ba? Shoutout diha. So, magbasa muna ako sa mga nag-comment dito. Shoutout sa inyo kay Wing. Wing Soto. Good day. Very nice advice, Ate Sally. Thank you. Always watching your videos from Butuan City. Ganong factor. Shoutout sa mga Bisaya diha. Mabisdak ng dagko. Kauntag dukot. Ganong factor. Kauntag dukot. Okay. Kura ka dyan, Ate Sally. Wasting time lang yan. Hanap na dyan. Marami pa talaga. Dyan. Kaya pray lang. God bless. Nice advice, Ate Sally. Have a good day. Doon sa first meet and first to. Meet muna. Magkita muna daw sa personal bago ang lahat. Yun yung mga klaseng afam na sigurista, best. So, depende rin yun sa girl kung papayag ka sa ganyan. Sa panahon ko, yung panahon kong kukong-kupong, ayoko ng ganyan kasi yung time ko. So, good day, Ate Sally. Tama. May plano at pangarap sa buhay. Yan ang importante. Kagaya ngayon, sa afam ko, hindi mayaman at may work siya siya lang talaga. At mag 7 months na kami this month. At next month, visit na siya sa akin at may ticket na siya. From Belgium? Oh, wow, shout out sa you, Bess. Welcome to the group, may ganong factor. Andito ako sa Belgium, Bess. Thank you, Lord. Thanks, Ate Sally, sa nice advice again. And God bless you and your family. When it comes to true love, hindi kailangan sobrang tagal niyo, best. Pag alam niyo kayo na talaga ang magkasundo, so why wasting? Ang hiling ko sa ganyang salita. Why wasting? So bakit kailangan pang patagalin kung magkasundo naman kayo? Ganong factor. Lalo na kung nasa tamang edad na kayo, wala na kayo sa 16 years old. So ganun yan, best. Actually, katunayan yan ng kami ng mister ko, hindi naman kami nagtagal. Kasi nagtagal sa LDR or communication na ganyan-ganyan, chu-chu-chu. Kasi magkasundo naman kayo sa lahat ng bagay at matured enough na to start a real life. May ganun pa rin. Ano ba yung unang life? Fake life. Ang real life, ibig sabihin, is yung to get married. May ganun factor talaga. So good luck sa you, best, and we're happy for you. And kay Margarita Miran, submissive. Submissive ang mga babae kapag may suporta galing sa afam nila. Na, yun na yun. Yun ang submissive. Pero pag may suporta kayo, advice ko lang sa inyo. Pag may suporta kayo sa afam ninyo, best, pahalagahan nyo yan. Learn to do something that money will work for you. Kumbaga, pagkakataon mo na kasi to. Kasi meron kang extra income na hindi mo pinaghirapan. So, palaguin mo yan, best. And you have to learn to let that money work for you. Siyempre, bawasan mo rin yan sa mga pangangailangan mo at maglaan ka rin para sa opportunity na iba, investment or something else na mag-grow yung money. Kaya kadalasan kasi sa mga nakatanggap ng maraming pera, marami na akong mga kaibigan ganyan. Ang daming pera, kahit nga nung sobrang tagal ng panahon na, nung wala pa akong afam, yung kaibigan ko, ang yaman ng afam niya, best. Diyos ko, yung way back 13 years ago, yung afam niya ang 50,000 pesos. Napakadali yan, Bas. Para lang yun dun sa dream house niya. Yung afam kasi nag-provide para sa dream house niya. So, 50,000 a month ang budget para dun sa house at iba pa yung budget para sa sarili niya. Saan ka makakahanap ng ganyan? So, sobrang grasya. Higit pa sa nanalo ka dyan. Parang lifetime sana. Eh, si girl kasi, hindi niya, parang naghanap kasi siya ng iba. Naghanap siya ng, mas nag-enjoy siya dun sa bago niyang relasyon na Pinoy. So, ang nangyari, yung opportunity niya sana, nawala na yon. Kung sa bagay, kung mas masaya naman siya dun sa pinili niya, wala na tayong magawa dyan. So, ang nangyari, si Afam na discouraged na.
Wala, hindi na nagbigay, wala nang narinig kay Afam. So yung bahay na malaki na, ang laki ng bahay nila Besana, hindi na natuloy, nawala na. Wala nang budget doon. So nagano na siya, kung ano yung life ng napili niyang lalaki, doon na sila. So yun na yung opportunity kumbaga na natatanggap na sana niya. Kumbaga lahat ng pamilya niya natutuwa, marami siyang nagagawa at lahat ng gusto niya nagagawa niya. Eh, yun nga ang nangyari. Gumawa siya ng bagay na, ang mga afam kasi tandaan niya yan. Pag ang mga afam ay nagtiwala sa'yo ng buo at minahal ka ng buo, kaya nang nilang ibigay yung mga bagay na hindi nila nagawa sa buong buhay nila. What I mean is, kaya nilang umutang para lang maibigay sa'yo. Ganyon. Ganon sila, best. Pero once na sinira mo yan, wala silang pake. Kung ano man ang naplano nyo na in the future, kung ano man ang nasimula nila, ano man ang naibigay nila sa inyo, they don't care losing it than having someone who lied. Ganun yun sila, best. Sa isang bagsak lang yung tiwala nila ay masira, wala na yan. Hindi na yan maibabalik. Goodbye na yan. So, kumbaga, yan yung opportunity mo na dumating sa buhay mo. Kasi minsan, ang opportunity sa life natin ay isang beses lang yan siyang ano, best, darating. At minsan, hindi mo na yung matatagpuan. Pero, ganun talaga. Your future depends on what you decide today. Ganun yun. Kumbaga, kung ano yung aanihin mo sa hinaharap, syempre, kung ano yung tinatanim mo ngayon. Alam nga naman, nagtatanim ka ngayon ng ano, kalabasa. Ang inani mo is mais. Kailan nangyari yun? Ganun. Shout out kay Sister Inday. Always watching your vlog, si Sally. Inday Gingging, shout out sa you, best. Kay Sister Lenny Tusi, shout out sa you, best. Ayan, kay Sister Vivian. I like the topic po. Well said, Miss Sally. Kay Vivian Paharillo, shout out sa inyong lahat, mga best. Yung ano ko dyan, mga Bisaya, shout out sa inyong lahat dyan. Kay Chi Agustin, meron ding manyake sa ano, sa Christian Filipina. Ayun na yung sinabi ko sa inyo, best, na sa ang dating site kayo, meron at meron yan. So, Christian Filipina is for serious relationship yan. So, hindi lang talaga nila maiwasan na meron talaga makakalusot dyan. At bawal yan. Kaya isumbong mo yan. Kung sino yung na-meet mo dyan, isumbong mo yan, best. Meron silang email address dyan, isumbong mo yan. Ayan, may ganun yan. Eh, kung ayaw nyo naman sa mga ganyan, sa simula po lang na pag-uusap ninyo sa AFAM, kung na-feel nyo may kakaibang attitude to na hindi mo gusto, ay huwag mo nang pansinin yan. I-block mo na yan, best. Ganun ang gawin ninyo. Pag yung kausap ninyo ay nagtataglay ng ugaling hindi nyo gusto, ay huwag nyo nang pansinin yan. I-block nyo na yan. Kay Chi Agustin, shout out. Sometimes I want to give up by searching the AFAM for me. Hundreds of AFAM already I've been talking about, but nobody is serious. Kung meron mang nakausap, bastos naman, mga pasaway. Hindi yata ako type ng AFAM. But you, si Sally, really give me inspired words to keep on searching. Keep on dreaming dahil meron talaga para sa ating tao. Keep patient lang talaga. Tama, best. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang gawa. Kung ano man ang prayers ninyo, dapat aos puso yan at yan talaga ang gusto nyo. Kasi in God's name, there's nothing impossible. Good luck sa inyong lahat, mga best. Take care and stay safe. God bless.